natin pwedeng palitan ang campaign strategy. We only have a few days left before the election. So what are you suggesting? Kung hindi natin mapaangat si Catherine, bakit hindi natin ibagsak si Jose de los Santos? Hinahanap niyo po ba si Agnes? Andun po sa loob. Nakikipaglandian po kay Henry. Hindi totoo yan, pambihira. Sa kasagsagan ng eleksyon, nakikipagharutan si Agnes sa kapatid ni Madam Catherine. Hindi totoo yan! Tiis na lang. Malapit na tayo maging malaya, Agnes. Ano nangyayari? Ha? Sinasabi sa akin po sa labas, laya na daw sana kayo. Kaya na binasos niyo yung polis. Agnes, kailan ka pa natutong mambas? Mamase. Wala pong kailangan si Agnes dito. Ako lahat to. Dinamay mo anak ko para may makasama ka lang dito, ha? Tay, tama na. Hindi na niya ako say sorry to her. Bakit po ako hihingi ng tawad? Eh, pamilya ko po ang binastos niya. Pero bakit kailangan mo manakit? Tulad po ng sinabi ko, kakampihan ko po ang pamilya ko. Then, I just have to forget kung anong pinagsamahan natin niya. Tama si konsehala, ingrata ka. But for your own sake and your family, manahimik ka na lang. Dahil hindi mo alam kung anong hawak ko. Tay, pasensya na po kayo sa nangyari ah. Wala naman po kasing... Hindi mo na kailangan magpaliwanag, anak. Eh, di ba po nangako ko sa inyo na... Tutuparin mo yan, di ba? Di ba, Agnes? Look, Henry, we're busy on the campaign. Pero kung ano-ano inaatupag mo, pinag-aaksaya mo ng panahon yung Agnes na yan. Sinabi ko lang naman kay Agnes yung plano ko after ng election. Ano bang plano mo? Magiging malaya na ako. Ang lakas man ng loob niyang kausapin si tatay at magsabi na kung ano-ano. Bakit mamamali ka na ba siya? Eleksyon ang dapat intindihin ko ngayon. Napansin mo na rin ba ang nakikita ko sa anak mo? Paano kung tuluyan ang nga siyang mapamahal kay Henry? Talino ang anak mo, Luisa. Alam niya kung anong makakabuti sa kanya. Mahirap turuan ang puso. Kung gusto mo talaga makasama ang babaeng yun at ang pamilya ni Henry, kung alam mo lang ang bahong naghihintay na sumingaw tungkol sa pamilya niya, you will suffer together with them. Oo naman siguro kung yan yung unang work na kinuha niya. Feeling ko may nakaspot sa kanya na recruiter. Ang saya ko para kay Boy at Clarice. Sana ngayong nasa malayo siya, nakalimutan na niya ang mga iniyak niya kay ate. Enjoy na lang niya yung pagkasikat niya, no? Oo. Tama lang mga nangyari sa kanya. Tingnan mo nga yung ngiti niya. Parang walang problema eh. Ang layo na narating niya. Niña. Clarice, halika na. Niña, please, can we talk? Ano pa bang dapat natin pag-usapan, Randy? Please, just this once. Pagbigyan mo ako, please. And I swear, kung hindi pa rin tayo magiging okay, pababayaan na kita. You cannot get their vote sa pagkamay-kamay lang, Catherine. What do you want me to do? Well, since you're hesitant na ilabas ang alam nating laban kay De Los Santos, the body thought of something that will improve your chances in the election. Lalabas na kami ng pera. You will do that? Sino bang hindi bibigay pagkatapat ng pera? Your call, Mr. Vasquez. Ano magsalita ka nang matapos na to? Niña, look, I wronged you. And you have all the reason to stay away from me. Pero, Niña, ilan buwan na? Ikaw lang ang iniisip ko. Niña, please. I regret what I did. Now, if you can just forgive me, I'll be okay. Bakit ko naman gagawin yun? Tapos na yun, Randy. Niña, please. I also suffer because of my guilt. Nahirapan ka rin? Wow, ah. Ang tindi mo. Parang papantayin sa mga pinagdadaanan ko, ah. Niña, please, just tell me, how can I fix this? Sige. Kung ipapahalik ko sa iyo ang pako, gagawin mo? Ano ba, Randy? Para kang tanga! Umalis ka na nga! Wala na nang aayusin pa eh! Wala na! At saka respetuhin mo yung desisyon ko, please lang! Clarice! Halika na! Catherine Villamayor, hello, salamat po. Sige. Nanay, ha?
for Governor. Hello? Hello, Mrs. Villamayor. Ako po si Cristel, assistant ni Katoni. Iko-confirm ba ko lang kung saan yung attendance niya sa debate? Yes, I'm really going. But the question here is, pupunta ba yung kalaban ko? Hold on. I'll put in speakerphone. Ano, confirm na po si Sir Bubuy Francisco, bali si Mr. De Los Santos na lang po. So, he's not coming. Si Mr. De Los Santos ay isang malakas na kandidato. Hindi niya kailangan umatin sa mga yung debate para tumaas ng ratings niya. He has to attend. Unless natatakot siya na talagang walang laman ng utak niya. I'll do it. Kakausapin ko sila. But Henry, mag-usap pa tayo. Actually po, kailangan ko rin makausap si Sir Henry at iba pang campaign managers para sa programa. Sige. Ako nang kakausap sa kanila. Hindi mo na rin kailangan sumama. Nadaling ko sa'yo si Agnes Los Santos dyan sa stasyon mo. Agnes, anak! Bili mo muna ako ng toyo at naubusan ako. Nagluluto ako. Sige, ako lang. Oh. Teka, Tay. Tay, tatakbo po kayong gobernador dito tapos papabili namin kayo ng toyo. O naman. Ako na po. Ang ibig sabihin ba, pag gobernador na ako, hindi na ako pwede magsilbi sa pamilya ko? Tay, hindi na po ibig sabihin yun na hindi niyo na kami mapagsisilbihan. Pero mas maganda ko ako na po yung bibili, ha? Bahala ka. Kaya mo na yung anak mo. Bahala ka. Sige, Tay. Salamat, anak. Sarap pa mo luto, Luisa. Oo. Agnes. Henry. Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag ka pumunta dito? Magandang gabi po, Mangose. Bakit nandito ka? Huwag po kayong mag-alala. Trabaho ho ang pinunta ko rito. Gusto ko lang po sana kayong tanongin tungkol doon sa debate. At para maayos na po namin ni Agnes sa magiging plano. Hindi ako pupunta. Mangose, sa akin po yung pagkakataon eh. Agnes, alam mo yan. Magandang venue ang debate para maipakita ng tatay mo magandang intensyon niya sa mga tao. Plano at plano din lang. Pwedeng marinig ng taong bahay niyo sa ibang paraan. Hindi ko na kailangan makipagtalo sa kapatid mo. Tsaka alam naman natin pareho, Henry. Madumi makipaglaro si Catherine. Pero ang radyo po ang magsusponsor ng debate. Sumakasiguro po kayo na magiging patas ang laban. At isa pa, Mangose, kami naman ni Agnes ang campaign managers doon. So, pwede namin kontrolin kung ano man ang pwede mangyari doon. Henry, nakapag-desisyon na tatay ko. Hindi siya pupunta. Sige na. Sige na, Agnes. Ako na makikipag-usap. Kailangan ka pa? Sana lang ako pag-isipan niyo, Mangose. Sige na, umalis ka na. Girl, ayaw mo bang umuwi? Ay! Utuhin niyo po si Jose de Los Santos. Marami pang flyers, Clarice. Kailangan ko muna ito ipamigay lahat. So, mauna ka na. Eh, pinapagod mo lang ang sarili mo, eh. Kesa naman umuwi ako sa bahay, magmukmuk. Tsaka, ako ano pang pumasok sa isip ko, di ba? Isipin mo na naman yung mga nangyari sa'yo. Iris naman, pati ba naman ikaw? Sige na, mauna ka na. Girl, hindi ako uuwi nang di ka umuwi. Sige na. Kunti na lang, Clarice. Makapawin na tayo. Tayo. So, pamigay lang natin ang pamigay ko. Para mahal si tatay. Ayan. Mga kuya, butuhin niyo po. Butuhin niyo po. Butuhin niyo po. Kasi de los Santos po, gobernador. Ay, bakit mo buboto to? Mukhang mas mahirap pa sa akin to eh. Ah, basta. Kay Villamayor pa rin ako. Tignan naman ito binigay sa akin. Pare! Patuma ka naman! Pare, akin yan. Kung gusto nito, pumunta kayo sa Diyos Sambat. Balita ko doon pa rin mamimigay ng mga ganito. Oh, pare, punta tayo doon, pare. Sige, pare. Tara. Sabi
manluloko talaga yan si Catherine. Kung alam bakit ako nagpa-auto dyan dati. Hayaan mo na. May pera sila eh. Ganun naman talaga pag-eleksyon, di ba? Pero Clarice, mali yun. At maling-maling dinadaya nila si tatay dahil may pera sila. Kailangan malaman to ng lahat. Girl, ano ka ba? Waste of time lang yun. Clarice, illegal ang ginagawa nila. At kung maireklamo namin yun, hindi na nila madadaya si tatay. Niña. Clarice, pag napadisqualify ko si Catherine, sigurado mananalo si tatay. Tay. Ayoko nang pumupunta yung lalaking yun dito, ha, Agnes. Gambling too much on you, Catherine. Naglabas na kami ng pera. Sana, hindi mo kami bibigoyin. I know that, Mr. Vasquez. I'm just looking for the right timing. Sisiguraduhin ko sa inyo, gagawin ko ang lahat para manalo. Lahat, Catherine. Kasama na doon ang paglabas ng sekreto natin. But I guess, you're right. This is not yet the right time. We still have the debate to do that. Henry. Hindi sila pumayag eh. Mukhang hindi na rin magbabago ang isip nila. Excuse me. Delgo, sisiguraduhin ko yan. I just need someone to help me. Yung hindi nila makikilala. Mr. Vasquez, pwede mo ba akong matulungan doon?
Habulin yan. Yes, ma'am. Inside my car. Ayoko! Bitiwan mo nga ako! Ano ba? Bitiwan mo ako! Saan niyo ako dadalhin? Anong gagawa natin dito? Sa tingin mo, Niña, anong ginagawa natin dito? May kailangan ka bang sabihin sa akin? Ating pahirapan ng isa't isa niya. Sabihin mo lang sa akin kung ano yung nakita mo, then makaka-uwi ka na. Hindi niyo ako mapipilit. Gaano ba kahirap sa'yo magsalita? I'm sorry, I didn't mean to. Isa lang naman ang hinihingi ko sa'yo, Niña. Cooperate. Peke ka! Peki ka kagaya ng pandarayan ginagawa mo! Pag ako nakatakas dito, asahan mong i-re-report kita sa Comelec. Come on, Niña. You would not want to do that, would you? Pagkatapos ng mga ginawa ko para sa'yo? Malaki ang pagkakaiba ng tulong sa krimen. Wala namang masamang humingi ng tulong basta kusang binibigay. Pero ikaw, kailangan ba talagang bilhin mo ang mga tao para iboto at mahalin ka nila, ha? Niña, kung ganyan kadali sa'yo, na itapon ang pinagsamahan natin. Go ahead, umalis ka. Sabihin mo kung ano nakita mo. Pero may maniniwala ba sa'yo? Baka hindi ko mapigilan ang bibig ko na magsalita at ilabas to. Hindi mo alam ang nangyari. Really? You're naked here. Ano? Ano ba talagang ginawa mo? Nakaupad ka? Nakipagtali ka ba, Niña? Hindi totoo yan! You don't have to lie, Niña. I can tell. Katoni, si Agnes Del Santos po. Nagbago na ho ang isip ng tatay ko. Asahan niyo ho kami sa debate. Okay ba to? Para mamaya. Kahit na rin dyan. Buting na naman pupuntahan mo eh. O baka naman dahil makipagkita kay Agnes. Basta't sabihin mo lang ang hawarin mo sa mga tao nang galing sa puso mo. Kahit anong paninira, kahit personal pa. Sino ba naman ang maniningala lang sa'yo kung hindi si Catherine? Marumi nga siya maglaro, pero hindi tayo papatol sa ganun. Salita ang batang yun ah. Paano kung ilabas niya sa Comelec ang buong bayang natin? Hindi na yung magsasalita, Mr. Vasquez. And you know why. Lord! Lord! Tulungan niyo ako.